Okay, welcome back to the channel. For this video, medyo kakaiba yung ating guest, no? parang ikaw ata yung una kong guest na galing sa Webkom Alliance. Yes po. Oo. Batang-bata, no? Kailan ka nag-start mag si Raymart Bayang, tapos ito yung book na ginawa niya. Monster the Electric Phantom. Sir, pakilala mo sarili mo sa ating mga nanonood. Ako po si Raymart Bayang, 23 years old, galing Malolos, Bulacan. Dati po ako nag-aral sa BSU pero Bulacan State University ng cold zone, heating, ventilator, air conditioning, and refrigeration. Pero nag-stop po ako for SEM lang po. After college, ano nang pinagkakaabalahan mo? Nag-work-work lang din po. Una, nag-construction ako, tapos nag-service ko. So, yung last ko po is promodizer na po. Promodizer. So, paano ka napasok sa comics? Hilig ko po. Bale, yung high school pa lang po ako, nag-start na po ako mag-comics. Pansin ko nga doon sa comics mo na monster. Ito ulit. Yes po. Ayan, pakita natin. Para sa mga nanonood, available pa rin to, di ba? Available to sa secret shop. Hanapin nyo lang sa Shopee. Pansin ko dun sa kwento mo, high school yung setting, no? Parang high school yung setting niya. Yes mga tapos yung mga characters, magkakaibigan. Base ba yun sa mga kaibigan mo noong high school? Yes, opo. Kami-kami rin po gumaganap dun. Bali, yung sinulat ko po yung monster na yan, dati po high school pa lang po kami. Yung mga na-compile na pages dito, kasi napansin ko, iba na yung hagod mo dun sa iba mong pinopost eh. Tapos itong yes, sa libro, medyo rough pa yung gawa mo. Ito yung mga nauna mong gawa? Isa po sa mga naunang nagawa po, sir. Bali, yan po kasi, 2015 ko pa po siya nagawa. Sa libro po. Ayun nga, medyo may talon kasi. Kasi kung makikita niyo yung mga post ni Raymart, si Raymart pala kaya ako ini spotlight dito sa channel kasi sobrang sipag niya mag-promote nung work niya. Nakikita ko lagi na nagpo-promote siya sa Comic-Con page tsaka sa iba pang pages. So gusto ko tsaka medyo nahihiwagaan ako dun sa grupo niyo. Alam ko mas active si Webkom Alliance, ang dami niyo activities. Pero medyo kasi hindi kayo medyo nakikihalubilo sa Comic-Con or sa ibang events. Meron kayong sariling mga activities eh. Tapos gusto sana nga namin kayong ma-invite usually, pero parang hindi lang magkakatugma siguro yung schedule, hindi ako nasasagot kaagad. Ayun. Tapos ikaw yung kauna-unahan kong nakausap na miyembro ng Webkom Alliance. Medyo busy rin po kasi admin, sir. Medyo busy nga sila. So, baka pwede mo kaming kwentuhan tungkol sa mga activities nyo tungkol sa Webkom Alliance. Kasi parang isa siya doon sa tatlong platforms na sobrang aktibo sa pagpo-promote ng mga comics. Oo. Tapos may ano pa doon, di ba? Parang may ranking kayo, may... Yes po. Bali yun po sa tungkol po yun sa art class. Kasi yung sa art class po kasi may mga nine teams na magtutulong-tulong para po makakuha po ng gold medals, mga ganun po. Doon yun sa... Ayun po yung rankings. Activities. Okay din yan. Natuwa natin po, saka para maitulong din po yung ibang kapwa artist na kung paano gawin yung mga hindi nila kaya. Like doon. So, sige, balik tayo dun sa gawa mo, Monster, the Electric Phantom. Bakit ganun yung title ng comics mo? Monster, bale, ano po kasi siya eh. Dati po kasi yung title is The Boy Named Monster. Tamad lang po ako magsulat, kaya monster na lang din po. Para unique din po, madaling tandaan. Kasi ako rin po kasi makakalimutin po.
Isang one word lang, no? Madaling. Opo. Pero nilagyan mo pa rin sa ilalim ng The Electric Panto. Ah, yung The Electric Panto naman po is title po siya ng arc. Ah, yung arc. Yes, oh, po. Okay. So, bali ang... Nasimulan ko pa lang. Tapos, napansin ko na lahat nung kabarkada, yung barkada ni Little, lahat sila monster. Ano po siya? Pangalan po ng team. Ah, pangalan ng team. Hindi literal na monster sila. Apo, o literal bali, din na monster din sila. Apo. Bali, dalawa lang po yung literal na monster dyan. Sige. Para mas mainganyo yung mga tao about your book. Ano yung pwede mong sabihin sa kanila na tungkol saan yung monster? Yung monster, bali yung punot dulo po ng kwento is sa powerful crystal. Kung paano nila madidiscover yun, sa paano nila gagamitin sa kabutihang palad, tapos iiwasan sa masasamang balak na kumuha nito. Dahil kasi yung powerful crystal po kasi, yan po yung kaya niyang bumuhay ng isang tao, saka kaya kabigyan ng makapangyarihang powerful. Kaya ka nito maging isang gamak na monster. As in tunay na monster. Yes. Hindi lang monster in name. Oo. Tapos dalawa lang sa grupo nila, yung magiging parang ganun talaga. Apo, bali, pinanganak na po silang monster kasi yung background po ng story na yon is may bumagsak na bulalakaw sa mundo nila. Saka yung karamihan po nagkaroon ng kapangyarihan. So yung tinawag nilang makapangyarihan, yun yung tinawag nila ng monster. Kasi ginagamit lang nila yung kapangyarihan nila sa masasamang balak. Ay, masasamang paraan. Kaya literal na tinawag silang halimaw monster. Apo. Okay. So yung art mo, taka yung pagkukwento mo ay parang relatively na-impluensyahan ng manga, no? Manga talaga, yes, yung pinagkukunan mo talaga ng inspirasyon. Baka gusto mong ibahagi sa amin kung ano yung mga pinagkunan mo ng influences. One Piece po. One Piece. I'm a fan of One Piece po. Madami nga po akong poster dito, eh. Check ko. Ayan po yung mga poster ko. Ilang po yung collection ko, eh. Sa kami manga rin po akong... Kung mapapansin mo rin sa background ko, ayan. One Piece yun. Ay, ito po. Ayan, One Piece yung mga nasa likod ko. Opo. One Piece. Iba-iba yan, pero One Piece yung nakalagay dyan ngayon. Pero nakakatuwa, natutuwa talaga ako dun sa idea nung pagtutulungan ninyo sa Webkom Alliance na parang may sort of competition dahil nga dun sa ranking. Paano yung ranking pala na yun? As in, may bumoboto ba? May bumoboto rin po mga admins din po. Mga admins. Apo. Bukod sa views or kasama yung pag-count sa views ng comics nyo? Ay, yung pang-count naman po yung views ng series naman po is by traffic po. Kung sino po yung mas madaming pumunta doon sa site na yon, yung po yung magiging top. Napansin ko hindi lahat may libro, eh. Apo. Paano yung pilian ng mapapublish na libro? Depende lang po sa mga sumasali po dun, eh. Bali, KNT po kasi yung bumubuo ng publisher. Apo. Bali, kung sino lang po yung gusto ng KNT na sumali sa kanila, yun lang po yung mga papublish na libro. Yung karamihan po, ano kasi, hindi pa tapos, kaya hindi pa po siya napapublish. Pero ikaw, makapal na tong libro mo, ha? Ilang chapters yung nilagay mo dito? Chapter 6? Anim lang. Anim lang. Pero ilan na yung nagawa mong chapters ng monster? Chapter 15 po sa site. 15 na? Grabe. So ano, anak, kung tutusin, dapat tatlong libro na yung nailabas mo. Apo. Mga ganun na. Kailan yung plano nung kasunod? Hindi pa po sure, eh. Bali, siguro po sa mga November, December po. Kwentuhan mo kami, okay.
Na-intriga talaga ako dun sa paggawa eh. Nung paggawa mo nung sa comics. Kailan ka nagsimula? Ilang taon ka nung nagsimula mo gawin tong monster? 2014 po. 2012 po ako nung nag-start ako ng monster. Bali, 14 years old po ako nun. Okay. So, 14 years old ka nung ginawa mo tong libro? Yung laman ng libro? Apo. Oo. Okay. Tapos, sobrang, oo nga, katulad ng sabi ko, ang laki nun talon nung artwork mo. Kasi yung pinopost mo ngayon sobrang medyo mas pulido na. Hindi mo siya inisip na i-redraw or i-remaster, pero maganda din na makita ng mga tao yung dati mong gawa. Bali po, ayun po, medyo may nagawa na po akong redraw ng isa. Issue 1. Isang chapter pa lang po. Opo. Pero inuna na nilang i-print kagad yung libro. Yes po. Kamusta naman? Kamusta naman yung reception dun sa libro? Kasi nilabas niyo to during nung time na ano eh, na medyo, ayun nga, lockdown. Opo. Parang sobrang medyo matapang nagalaw na maglabas ng, actually maraming nilabas nilang libro sabay-sabay, di ba? Opo. Oh, medyo matapang nagalaw kasi wala tayong events. Tapos ano kayo, magdedepende kayo sa online na bentahan. Kamusta naman? Kamusta naman medyo yung... Medyo okay na rin po. Bali, nakasampung benta na rin po. Sampu. Oo, okay na yun. Sampu. Opo. Para sa... Huwag niyo mamasamayin. Gaano karami yung nilimbag ninyong libro? Yung na-print nyo ng libro? Bali, mga... Yun sa akin po, alam ko po, 50 pieces po siya. 50 pieces, so... Okay. So, nakapag-events na ba kayo before? Naka-attend na kayo ng mga comics na event? Ako po, hindi pa. Kasi dati po sa comics fest po, hindi ako natuloy dun, pero naka-ano po ako dun. Pero sana... attend ka ng Comics Fest. Opo, pero may emergency, ano biglang nagkaroon ng emergency. Yung January po ng January 2020 na last year. Opo. Tapos so, yung hindi ko na inabutan yung indicate ba yan? Indicate. Uh-oh. Sali po sana ako itong kaso, eh ano na po eh. Tawag dito. Deadline na po ng pagsali. Okay. So, before nag-lockdown, kailan mo nilabas yung monster? Sa webcom? Sa webcom po, bali yung webcom po kasi, May 2020 po siya na nirelease. May 2020 sa site? Opo. Okay. Bali yung monster naman po, may una po akong nirelease sa webtoon, Monster the Last One nga lang po, April 2019. Hindi ko rin po napagpatuloy yun. Dahil pero, parang nagkaroon po ako ng work nun. Nagka-work ka. Pero ang galing ah, kasi yung work mo is hindi naman art-related, no? Opo. Pero naghahanap ka ng oras para magawa pa rin yung comics mo. Opo. Paano yung pagbabalanse ng ganun? Kasi normally kasi yung mga ibang creators na nakakausap ko dito, yung work nila usually related pa rin, as in nasa creative industry sila, as in nasa advertising sila o nasa graphic design. O nasa, yun nga, may, hindi naman sa may panahon sila gawin, pero masisingit mo pag nasa opisina ka. Pero yung sa'yo, as a promoter, tapos yung iba mo pang work, parang hirap isingit yun kung nasa work ka. Opo, medyo mahirap, pagka naranasan ko rin po, mahirap, medyo pagdating nyo po, pagod kayo, tapos higising kayo, maghahanda lang. Wala rin time. Pero minsan, kapag may day off po, nagagawa ko naman po. Okay. Kapag araw ng pahinga. 2019 ka talaga nag-start
with sa webtoons. Tapos eventually nag-move siya sa Webkom Alliance. Sa Webkom Alliance, ano naman yung reception sa gawa mo? Reception? Ano po ba? Yung pagtanggap ng mga tao sa kwento mo, sa monster. Paano ko ba sabihin? Bali, ano lang po kasi nini is in-invite lang ako tapos nag-promote-promote lang din po, yun lang. Ayun din pala, paano ka nakapasok dun sa web ko? Kasi may nag-invite lang sa'yo? Yung pagpasok ko po dati, April 2019, bali hindi pa wala pa pong site nun, bali buhay pa po yung group nun. So group lang sila dati, in group sa Facebook. Okay. Tapos gumawa sila ng website. Tapos yung website is medyo parang webtoons, ganun yung format. Yes po. Okay. Ano yung masasabi mong kasi sobrang challenging nga eh. Naisip ko pa lang yung ginagawa mo kasi may trabaho ka tapos gumagawa ka ng comics. At yun pa lang challenging na yung paggawa ng comics eh. Tapos yung art mo is sariling aral mo lang din, no? Opo. Wala kang formal training. Pero nanonood ka naman ba ng mga video sa mga YouTube, mga how to o wala ka na ring oras para doon? Nanonood din po, kaso kapag English po, di ko maintindihan. Kasi sinusunod ko na lang po yung bali pag-aaral po ng digital, doon ko po natutunan sa videos. So ngayon digital ka na. Kasi itong nasa libro mo, ano pa to eh, no? Traditional ba? Opo. Saan mo to dino-drawing dati? Bond paper? Sa bond paper lang po, opo. Bond paper. Kaya yung size ganito. Sa letter po, pala ganun. Nagtigpipiso dalawa. Tigpipiso dalawa. Bond paper. Bond paper yun? Tigpipiso dalawa? Opo, dati po. Kasi yun talaga yung presyo ng bond paper, piso dalawa? Opo. Sa amin. Ito mahal. Opo nga po. Grabe naman yun. Saka medyo rin pong manipis din po. Ito po yung ayan dati. Ayan, original na page. Opo. Tapos, yung paggawa ng comics talagang minata mo lang, no? As in, hindi ka, walang formal na nagturo sa'yo, walang... Opo, bali nasanay lang po ako yung by reference po. Tapos hanggang sa wala nang kopyahan, kaya ko nang gumawa. Oo nga. Ang ano niyan is, tawag dito. Tingnan natin. Sige, kwento ka kung paano, ano yung masasabi mong pinakamahirap na napagdaanan mo with yung paggawa mo ng comics? Yung pag-aaral mo ng paggawa ng comics? Yung una, kwento po. Kung paano ko siya dadalhin doon sa patungo doon sa tawag dito? Doon sa tunay na kwento. Yung by chapter 7 po is wala na akong ideya kung paano patakboy na yung story. Then, naisip ko na lang kung ano na yung susunod na mangyayari, kung paano niya magkakaroon ng problema. So, doon sa chapter 9 po, doon ko na po siya nagawa ng problema. Tapos, sa backgrounds naman po, di naman po ako umiisip ng idea. Bale, kung ano lang po yun nasa utak ko, yun na lang po yung ginagawa ko sa backgrounds. Saka sa, mahirap din po sa akin yung anatomy. Kasi di ko pa rin po alam yung size ng katawan. Mga ganun. Okay. And then, ano pa yung mahirap? Saka din sa ano? Okay, balik tayo sa ano sa process mo ngayon. Kasi sabi mo, digital na yung ginagawa mo ngayon, di ba? Apa. So, saan ka, ano yung program na ginagamit mo?
para sa pagdodrawing? Sa pagdodrawing po, sa line arts po, medibang. Pero kapag mag-color na po ako, paint ko sa yung gamit ko. Okay. Tapos nakita ko rin, kasi tinitingnan ko ngayon yung share natin. Share screen. Sige. Ayan. Ito. Ayan. Ay, yung latest po. Ito yung latest mo. Yung format mo, ano na, no? Hindi na yung for print. Yung format mo, for parang webtoons yung format niya. O para lang ito dito sa webcom? Apo. Bali, manga format din po siya. Bali, sineperate ko na lang po siya para maging pababa po yung basa. Oo nga. Ito, ano na to? No? Digital na to lahat? Apo. Ayun nga, katulad nung sabi ko, yung artwork mo dito sa The Electric Phantom, medyo iba pa kasi thread to eh. Tapos dito mas kuminis na ng onti. Kuminis na dahil sa pagkakadigital. Ano yung pinaka masasabi mong kaibahan nung paggawa ng something na traditional sa digital? Yung sa digital po kasi is mamabadali ka talaga ng paggawa kasi yung iba po dyan kasi, pwede nyo siyang i-copy-paste na lang kung tamad ka mag-background. Ayun po mismo ang ginagawa ko kapag pareho lang po ng background eh. So, tapos yung may mga special rulers din po siya na nagagamit mo, kumbaga doon sa traditional, iisa-isay mo pa. Tapos dyan po, may special ano na po siya, may pwede na po siyang ilagay lang po dyan. Ilagay, parang kaka-copy-paste din po galing Google. Lalagay na lang po dyan para hindi na siya. Saka po yung lettering po niya, basta sabi ko yung mas madali. Kasi ako po kasi hindi ako maganda magsulat. Oo. So, okay. Yung ano lang din, yung medyo na aalangan ako pag dun sa gawa mo dun sa libro. Medyo, yun nga, pag tiningnan siya ng casual na reader, parang meron siyang parang hindi pagkatapos yung linya. Opo. Oo. Tapos, ang una ko nga naisip, kaya ako naitanong kung kailan mo siya ginawa, kung ilang taon ka nung ginawa mo. Kasi naisip ko nga na itong nilagay mo sa libro is yung mas nauna mong work. As in, nung mas bata ka pa mo ginawa. Tapos, eventually, nagdadagdag ka nung skill mo. Kasi nga, tinitingnan ko itong gawa mo sa webcom. Medyo, yun nga, meron ng improvements. Lalo na yung mga promotional na artwork na pinapadala, yung nilalagay mo. As in, makinis na talaga yung artwork mo doon. Katulad nito. Yan. Ito, din-drawing mo talaga. As in, drawing. Oo, drawing na binase mo sa... Bakit siya nakapang-baseball dito sa kanyang ano? Balik po nung ano, may nagkaroon din po kasi ng activity para sa poster ng Rambulan. Bali, ang gagawin po na sa character is sport po yung team. Sports, kaya, sports po, and team. Pagbibihis po ng characters niya ng pang sport. So, napili ko po is baseball. Kaya, yun po, sumali lang po sa activity ng Rambulan. So, moving forward dito sa Monster, ano pa yung mga plano mo for Monster? Ang plano ko lang po is pagpatuloy po lahat kasi madami po kasi siyang story. Na, saka po, ayun po, katulad din po, pag-release din po ng books. Pag-release ng books. So, baka gusto mo silang anyayahan na bilhin yung monster, The Electric Phantom.
Napanood mo naman yung review ko nito, no? Nung sa yes, Monster. Yes po, opo. Yun lang, particular ako kasi sa technicalidad nung pag-produce nung libro. So, yun nga, may mga nabanggit ako doon. MR, tapos nakita ko dito na nag-re-layout ka naman for yung web format. Tapos iba pa yung print format niya, di ba? Hindi ka ba sinabihan nung publisher mo about proper yung pagli-layout nung iyong libro? Sinabihan naman po, pero ilang po yung kaya ko isend. Yan ang yung kaya ko isend. Oo. O, kasi ano na to eh, pwede naman kasing si publisher yung mag-ayos. Sadya ba na, halimbawa, ito, balik na, i-ano ko na to. I-unshare na natin, stop share. Yan, halimbawa, itong, ayan, yung putol dito. Dapat ba naka-bleed yan? Or dapat, ano siya, merong panel line? Dapat po naka-putol. Dapat naka-putol talaga. So, dapat nandito sa dulo. Opo. Kasi yan din po yung nasa drawing ko eh. Pero yun nga, iba yung ano niya, iba yung size orientation niya doon sa print. Opo, yung size po kasi niya. Hindi nagtalo po doon sa A4. Bali, yung size po kasi niya is letter. Letter size. Letter size, mas ano, baba. Tapos hindi naman to na ano, no? Hindi naman siya na distort. Hindi na distort sa scanning or sa processing. Ay, hindi po. Sakto po. Yun lang. Kasi pag minsan kasi ano, mas magandang tingnan na kung ano yung pinlano mo na itsura niya sa print. Ganun talaga yung itsura niya. Kasi pag yung ganun nga, may mga putol-putol, medyo madumi tingnan or parang hindi tapos tingnan. Opo. Ano lang naman, parang mga, para ma-improve. Kasi gusto ko ta makita na mag-succeed sa paggawa ng comics. Since sana mas maraming makakuha pa nung gawa mo. Tapos, nakikita ko naman nagsusubok ka na mag-improve, no? Nakikita ko yung effort na mag-improve on paggawa ng, yung sa artwork mo, pati sa kwento mo. Sinubukan mo na bang mag-attend ng mga libreng? Ako kasi alam ko kasi yung as a nagtatrabaho ka na 9 to 5, no? Paano ba yung sitwasyon mo ngayong pandemic? Kasi nagtatrabaho ka ng ayun nga, 9 to 5? As in, kailangan mo pumunta dun sa kung saan ka nagtatrabaho o work from home ka? Ano po ako, bali on-call na lang din po ako ngayong pandemic. On-call? Opo. Okay. Pero, opo, ganun din po. Bali, may OT-OT rin pong kasama yun. Sa grupo ninyo na Webkom Alliance, nagkakaroon ba kayo ng mga workshops for, yun nga, pag mag-aaral na mag-drawing, magtuturoan kayo ng pag-drawing? Balita ko po, magkakaroon po. Tinatawag na Webkom Academy po. Parang ganun po. Webkom Academy, oo. Para kasing mas magandang, maraming ako nakikita na sa technicals mo with yung paggawa mo ng comics na pwede mo pang i-improve upon. Yung fun factor nung mga naiisip mo as in yung magkakaibigan na kwento tapos yung bigla na may vampira tapos bigla na, ang ganda nung spontaneity nung kwento. Mas may papakita mo na maayos yun. Lalo na kung i-improve mo yung line work mo. Yun lang yung unsolicited na advice, pero huwag kang ma-offend, pero yun yung nakikita ko. Okay, sanay na po ako. Madami na rin po nagsasabi sa akin ng mga ganun bagay. Pero nakakatuwa po na bibigyan ako kaysa po hindi ako pansinin.
Oh, sa bagay yo. Oh. Oh, matagal na ako nagpapapansin, walang pumapansin sa work ko eh. Pero so ano yan, yung isa sa mga dahilan kaya ako gustong gumawa ng pagkukwentuhan sa mga comics creator, sa bago, sa mga baguhan, sa mga luma na, sa matatanda na, saka sa mga gumagawa pa rin ng comics, is para magkaroon tayo ng diskurso about pag-i-improve nung gawa natin. Oo, kasi bawat gawa natin, kahit hindi tayo magkakagrupo, kasi ikaw, ang grupo mo is with sa Webkom, ang grupo ko is with nung sa grupo ko, lahat nung matuturing nating comics, as in comics in general, saklaw natin yung isa't isa, kumbaga. Parang, halimbawa, ako mambabasa, hindi ko maalam yung ibang comics eh. Tapos pag ang una kong nabasa is yung comics mo, ganun. Ganun yung mukha ng comics na magiging alam ko. May introduce ako na ganun yung itsura. So, ang hangarin ko is baka pagpalitan tayo ng kaalaman na kung paano tayo gumawa ng comics para mas mapaganda natin lahat ng comics natin. Kaya kung ikaw, meron kang gustong itanong sa akin ngayon na pwede kong sagutin, meron ka bang? Sa ngayon, hindi ko pa po alam. Pero yun nga, ino-open ko para sa lahat na, halimbawa, kung meron kayong gustong itanong about mga process sa paggawa, kung pwede kong, kung mapapakita ko, lalo na ngayon na nagpo-focus ako ngayon sa paggawa ng comics dito sa channel ko. Sabi mo nga yung ibang mga video na napapanood ng iba, medyo nila maintindihan kasi pag iba yung wika na ginagamit, mahirap intindihin din. Oo. So, yun lang yung dahilan kaya ako gusto kayong kausapin. Apa. wag sana kayo mag-take offense, pero salip na kasi isulat ko lang, mas maganda kasi yung one-on-one tayo nag-uusap. Masabi ko sa inyo yung mga pwede kong, nakikita kong pwede mong i-improve. Isa pa palang pwede mong i-improve sa akin lang is yung paggamit ng balloons. Word balloons. Medyo nandun ka na sa tamang direksyon. Oo, tamang direksyon na naman yung paggamit. Sa book ba? Oo po. Na? Sa books tsaka dun sa dun sa site, mga sa bago mong medyo online, maayos na yung lettering mo. Kasi sabi mo nga malaking improvement yung paggamit ng digital. Ang nakikita ko na lang na, pero akin lang kasi yun eh, medyo nitpick ko yun eh, yung pagpuputol ng mga words. Tapos alam mo rin na alam ko aral ka sa pagbabasa ng manga kasi alam mo yung paggamit ng shot balloons, alam mo yung paggamit ng thought balloons, yung quiet balloons, yung mga narrative na So yun lang yung masasabi ko. Hindi to sermon, so lang talaga tayo kausapin. Hindi po. So salamat ulit sa oras mo. Sorry sa pagsasalita ng sobra about yung sa technical. Hindi po, ayos lang po yun. Sa uli. Sana ay makapaglabas ka pa ng mas maraming libro. Sana mas marami pa magbasa nung gawa mo. Saan ulit mababasa yung monster? Mababasa nyo lang po siya sa webcomph.com, saka malapit na rin po siya lumabas sa PenLab. Lalabas na rin siya sa PenLab. Okay. Opo. Bali sa PenLab po, yun po yung sinasabi ko na redraw. Kasi doon ko po siya i-release. So redraw na yung nasa PenLab. Abangan ko yan kasi makikita ko yung... maganda kasi actually para sa mga viewers. Sobrang natutuwa ako pag nakikita ko yung unang beses na ginawa nung creator. Tapos nagpo-progress. Tapos makikita mo yung improvement niya.
lalo na pag niredraw niya yung isang bagay na matagal niya nang ginawa. Ito, 14 years old mo ito ginawa, di ba? Tapos, ngayon, ano na lang, 23? Tama? About 23 lang. So, almost 9 years of experience na yung naibaon mo. Para, so, excited ako makita yung redraw ng monster. Ako. So, yan mga viewers. Sana may masuportahan natin si Sir Raymart Bayang at ang kanyang comics na Monster na lumalabas sa Webkom Alliance. Webkom.ph yung website. Check nyo out. Sa Facebook, meron ka ding page, hindi ba? Apo. Ano yung Facebook page mo? Facebook ko po is Monster by Raymart Bayang. Yung Facebook page, facebook.com/monster by Raymart Bayang. Okay. Monster by Raymart Bayang. Meron din po ako Instagram, Monsters, the series din po. Monster, the series. Okay. Apa. Follow nyo lahat siya on yung lahat ng socials ni Sir Raymart. At yun nga, abangan natin sa Pen Lab yung Monster. Okay. Maraming salamat at sa makita-kita tayo ulit sa sunod na video.